sharing your Monday afternoon with us here on Kababayan LA. We have so much information to share with you this afternoon. Kasama na po dyan ang bankruptcy laws na i-explain po namin sa ating Legal 411. Itong Legal 411 segment ay galing para sa inyo mula sa Law Offices ni Johnny S. Ascano. Attorney Johnny Ascano helping us here to understand real estate and bankruptcy laws. Hello and welcome once again to Kababayan LA. Thank you for having me again. Attorney, pag sinabi nilang bankruptcy para sa ating mga kababayan, you know, we try to shy away from that kasi culturally, it's an embarrassment, okay? What do you tell to clients na, you know, is it really such a negative to file for bankruptcy? Well, actually, bankruptcy is provided by U.S. laws, ano? Ang kailangan talaga yan, meron talagang tao na hindi na makapagbayad. And the consequences of that is that madidelay lang na madidelay yung pagbayad nila up to the point na talaga tataas ang kanilang utang dahil syempre kasama na dyan ang penalty, kasama na dyan yung mga monthly interest. So the law actually provides for people in that situation na makaahon so they can start all over again. Meron tayong tinatawag na Chapter 7 bankruptcy para matanggal lahat ng mga tinatawag nilang unsecured debts. Okay, let's talk about Chapter 7 first for the purposes of this show. No? Chapter 7, sinabi mo para matanggal yung mga unsecured debts. Ano ba ang definition ng unsecured debts at ano ba yung mga secured debts? Okay, there are two kinds basically in general terms. Unsecured debts are yung mga utang na walang kasamang collateral. Okay. Ibig sabihin nun, pirma lang nilang ang binigay nila, saka yung good credit standing nila at the time when they applied for yung credit application. Okay. Kasama dyan yung mga credit card debts. Kasama na rin dyan minsan yung mga pag pumunta ka sa mga department stores, which are also credit cards pa rin. Pero ano yung mga secured debts? Halimbawa, katulad nung auto loan, secured ba yan or unsecured? Secured yan kasi basically, pag hindi mo nabayaran yung kotse, mareremata yung kotse, kukunin na yung kotse. Okay, yung mortgage are also considered secured dahil obviously, pag hindi ka nagbayad, the bank has the option to foreclose and para makuha ulit yung bahay. Okay, what about student loans? Well, there are things that hindi pwedeng ma-discharge in bankruptcy law because the law also provides exemptions tawag nila. Okay, ano mga exemptions? Maraming tayong exemptions pero yung mga general is like yung mga income tax liens, mga tinatawag nilang student loans, mga tinatawag nilang spousal support. Spousal support, child support hindi kasama. Hindi kasama. And meron din silang tinatawag na bihira ito ginagamit, pero yung mga lawsuit that arose as a result of either fraud or intentional tort yung tinatawag nila. Well, okay, that said, it's still, I believe, helpful to file for bankruptcy if you find yourself in a situation where nagkapatong-patong na yung mga utang niyo sa credit cards and you really can't pay that anymore. Right. Now, for people who file that, some people are hesitant actually kasi we have differing explanations from people. Sinasabi nila na pagka nag-file ka ng bankruptcy, nasa record mo for 10 years, and what does that mean? Well, pag sinabing it's on your record, ibig sabihin, nag-file ka at a certain time. Okay. Pero yung credit mo, you can resurrect it. Pwede mong mapabuti yung credit mo right ulit. Right away? Some people say you have to wait, what, 3 years ba? 7 years? Well, it stays on your record for at least 10 years minsan, no? Okay. But with regards to yung pag-improve ng credit mo, you can do that in many other ways. You know, meron silang tinatawag na certain banks will offer you credit card immediately. Pero kailangan meron kang pondo dun sa credit card. So if you maintain a revolving balance, usually maaano naman yon, ma-improve yung credit standing mo. So it's not too much, it's not super or major life-changing naman. Well, bankruptcy is really an extreme situation. Medyo extreme situation yan. Not everybody will be approved for bankruptcy. Okay. We need to show na talagang yung income ng tao is not enough or ng kliyente natin. To pay for. It's not, wala na talagang pambayad. Right. Kung ang situation na nakikita ko all the time na tinatawag nilang parang
hesitant ang mga tao to apply for bankruptcy is because tingin nila makaka-apekto yun sa kanilang immigration status. Right, makaka-apekto ba? Well, not really. It's okay. It's completely separate. Okay. Hindi naman ibig sabihin na nag-file ka ng bankruptcy, masamang tao ko. It doesn't mean masama yung moral character mo. Okay. It's just a way na talaga nangyayari, and it's not even relevant. They don't even ask that dun sa citizenship mo. Okay. They don't even ask that sa pag-apply mo ng green card. And it is definitely a relief to know that. Thank you for explaining that to us today on the show. And Attorney Ascano, his law office gives a free consultation. That's the number to call on the screen. They have offices in Los Angeles, Panorama City, even in Las Vegas, ba? No, wala pa kami. Wala pa. Soon. That's the one that you have to work on. But Los Angeles and Panorama City, they have offices. That's the number to call on the screen. Thank you so much and more power to you. Okay, thank you again, Jenny. Magbabalik pa po ang kababayan LA. Don't go away.